Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Magsitayo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tampok sa Ebanghelyo ngayon si Jose na tinawag ng Diyos upang bigyan ng matatag na tahanan si Maria at ang sanggol. Naway maging bukas ang ating mga kalooban tulad ni na Maria at Jose na maging mga instrumento ng Diyos. Sa gabi pong ito ay hinihiling ko rin po na isama natin sa ating mga intensyon ang ating mga kapatid at kababayan, lalo na po sa Visayas at Mindanao na naapektuhan nitong dumaan na bagyo. Ipanalangin din po natin ang ating mga kababayan sa Palawan na apektado rin. Ngayong gabi rin po ay ipanalangin din natin ang ating Santo Papa Francisco, Pope Francis, na nagdiriwang ng kanyang 85th kaarawan sa araw na ito. Lahat ng mga intensyon natin kasama nito ay ilapit natin kay Maria na siya namang magdadala sa puso ng kanyang anak na si Jesus. Sa simula po ng ating pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid
nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sinasamba ka namin, pinakuli ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa laki na mong aming kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Dami, Diyos sa Amang makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoong Jesucristo, kung nana, ang iyong Diyos, Korero ng Diyos, Anak na Mahal. Ito pagkakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nalangis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Mga nalulubog sa kanalang Ama, maawa ka sa amin. Sa pagkakaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo. Ang katawas sa na Espiritu Santo sa kanilang ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon,
na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan o Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang Poong Diyos ng Israel, purihin ang taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito,
napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos." Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Nito pong mga nakaraang araw, ang atin pong pinagnilayan sa ating pagsisimbang gabi ay tungkol sa simula ng Diyos. Kung paanong ang Diyos ang nagsisimula ng biyaya sa atin. At gayon din naman kung paanong sinisimulan ng Diyos ang kanyang gawain sa ating buhay, siya rin naman ang tumutupad sa kanyang mga biyaya at pangako. Pero sa araw na ito, mga kapatid, ay iniimbitahan po tayo ng salita ng Diyos na pagnilayan din ang isang karaniwang karanasan ng isang tao. Paano kapag hindi natupad ang iyong pangarap? Paano kapag hindi natupad ang iyong plano? Paano kapag hindi natin nakamit ang kagustuhan natin? Ito po ay madalas nararanasan natin bilang mga tao. Hindi lahat ng gusto natin ay nakukuha natin. Hindi lahat ng pinangarap natin ay natutupad sa ating buhay. At hindi rin naman lahat ng plano mo ay nasusunod ayon sa gusto mo. Nakaranas na po ba kayo ng ganito? Na ang inyong kagustuhan ay hindi nasunod? Ang sabi nga sa salita ng mga kabataan ngayon at mga millennials, ang tawag nila dyan kapag hindi natutuloy ay hindi nakukulayan. Kaya drawing lang. Tama ba ako sa mga, hindi na ako millennial pero naririnig ko yan madalas. No? Palagi ka na lang drawing. No? Kailan mo kukulayan ang drawing? Siguro ito ay madalas nating nararanasan sa buhay. Mga pagkakamali, mga pagkakataon na hindi natin gusto ang nangyari at minsan pinagsisisihan natin. Ito po ang naranasan ni San Jose sa ating ebanghelyo ngayong gabi na ito. Mayroon pong plano si Jose
para sa kanyang pamilya. Ano ang plano ni San Jose? Magkaroon lamang ng simpleng kasal sila ni Maria. Gusto lamang naman niyang mapang-asawa si Maria. Nakahanda na ang kanilang simpleng kasal. Nakahanda na rin ang kanilang simpleng plano para sa kanilang pamilya. Nakahanda na rin siguro si Jose kung ano ang kanyang mga plano para sa kanyang buhay pamilya. Pero hindi natupad ang plano ni San Jose. Dumating ang anghel ng Panginoon sa kanyang panaginip at doon ay naiba ang kanyang plano, naiba ang kanyang pangarap. Pero mga kapatid, sa gabing ito ay tinuturo sa atin ng kwento ni San Jose, bagaman hindi natupad ang kanyang sariling plano, bagaman hindi natupad ang kanyang sariling pangarap, hindi ibig sabihin ito ay pagkakamali. Bagkus, ito pa rin ay bahagi ng plano ng Diyos, ng pangarap ng Diyos para sa Kanya. Sabi nga ni Pope Francis sa atin, ngayon ay kanyang 85th birthday. Laging sinasabi ni Pope Francis, kapag ikaw ay nangangarap para sa buhay mo, nangangarap ka ng iyong mga plano para sa sarili mo, sabi ni Pope Francis, hindi lang ikaw ang nangangarap. Kasama mo ang Diyos nangangarap para sa iyo. Kaya nga sa kwento ni San Jose, nakita natin bagaman hindi natuloy ang kanyang sariling pangarap, pero ipinakita sa kanya ng Diyos mas malaki, mas malawak ang aking pangarap at plano para sa iyo. Kaya mga kapatid, sa susunod po na hindi natuloy ang plano ninyo, sa susunod na hindi natupad ang pangarap ninyo, sa susunod na hindi natuloy ang kagustuhan ninyo, huwag muna agad magtatampo sa Diyos. Huwag muna agad susuko. Kagaya ni San Jose, pag-isipan muna, pagnilayan muna, at tingnan, hindi lang ikaw ang nangangarap para sa buhay mo. Nangangarap ang Diyos kasama ka. Kasama ang Diyos nangangarap para sa atin. At ito ang panalangin ng ating unang pagbasa ngayong araw mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sabi ng Diyos ay mayroong sisibol na isang sanga mula sa puno. Ito ang pangarap ng Diyos para sa kanyang bayang Israel. Na anuman ang ating pagdaanan, anuman ang ating sitwasyon, may lalabas dyan na mabuti, may sisibol dyan na mabuti. Mga minamahal na kapatid, sa gabi pong ito, pinapaalala sa atin ng Diyos na bagaman darating sa karanasan natin bilang tao na may mga plano at pangarap tayo na hindi natutuloy at natutupad para sa buhay natin, ay may pangarap ang Diyos na mas malawak para sa atin. Siguro po naaalala ninyo noong nagsisimula pa lamang po ang online mass ng Manila Cathedral last year
2020. Baka po isa kayo sa mga nanonood ng una naming mga online mass. At siguro naaalala nyo rin na halos araw-araw ay napuputol po yung online mass namin, no? Baka naaalala po nyo ngayon kung kayo ang mga una naming subscribers sa aming mga online mass last year. Alam nyo ho, muntik na kaming sumuko. Kasi ang gamit lang ho namin ay yung cellphone lang ho namin ni Father Reggie. Yun lang ang gamit namin at yung aming aandap-andap na wifi. At halos araw-araw ay napuputol yung mga online mass. Marami hong nagre-reklamo at maraming naiinis na rin. Kaya sabi namin, wag na lang kaya nating ituloy. Meron namang ibang simbahan na pwedeng gumawa ng online mass na mas high-tech kaysa sa atin. Buti na lang at naiba ang desisyon. At dumating din ang mga pagkakataon na maraming mga tao ang tumulong para maisaayos ang ating sistema. At hanggang ngayon po ay nakakatuwa sapagkat malaki na ang ating nare-reach na mga tao sa ating online masses. Kaninang umaga po ay natuwa ako sa isang mensahe sa akin sa social media. Sila ay taga Negros. At dinaanan sila ng bagyo kagabi. Pero sabi niya, salamat naman at ngayong madaling araw ay naibalik ang kuryente. Bagaman hindi sila makapagsimba sa simbahan ng simbang gabi, pero sabi niya, nanood ho kami ng inyong online mass na simbang gabi mula Manila Cathedral nakarating sa Negros. At hindi lamang ho sa Pilipinas, sa iba't ibang parte pa ho ng mundo ay napapanood po ang ating online mass. Buti na lang ay hindi agad kami nagtampo at sumuko sa Diyos sapagkat alam namin may mas malaking plano at pangarap ang Diyos para sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, kung hindi man agad natuloy ang inyong plano at pangarap, huwag tayo agad magtampo sa Diyos. Huwag tayo agad sumuko sa Diyos. Mangarap kasama ang Diyos. Mas malawak ang kanyang plano para sa atin. Amen. Magsitayo ang lahat. Naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Ama sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin. Buong pagtitiwala nating ilapit sa Kanya ang ating mga pagsusumamo at panalangin. Sa bawat kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa maibsan ang kalungkutan ng mga Pilipinong
malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko. Sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagsapit ng Pasko, ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming manliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga lingkod sa aming pag-asa at paghihintay sa pagdating ng iyong anak, naway punuin mo kami ng kapayapaan at kasiyahan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik
at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating Amang mapagmahal. Hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagdalo sa ating ikatlong gabi ng ating mga misa nobenaryo ng pagsisimbang gabi natin bilang paghahanda natin sa dakilang kapistahan ng Kapaskuhan. Salamat din po sa mga sumusunod sa atin at sumusubaybay online. Salamat po sa inyong lagi ang pagpapadala ng inyong tulong at suporta para po sa misyon ng Manila Cathedral. At pagpatuloy po natin ang pagdarasal at pananalangin natin para sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao area. At sa mga susunod po na araw, sana po ay hindi lang tayo maging handa sa pagdarasal, kundi maging handa rin po sana tayo sa pagtulong at pagbabahagi para sa mga nasalanta ng bagyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagmahal, kalugdan niyo po ang inyong pamilya na tinipon ninyo dito. Kalugdan niyo po ang aming pagsisimbang gabi. Nawa ang siyam na araw na aming iniaalay sa iyo sa tulong ng mahal na ina ay magdala sa amin ng katuparan, hindi lamang ng aming mga pangarap, kundi alam namin ang inyong mas malaki at malawak na pangarap para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.